Magandang araw po, Doc Willy, Doc Lisa. Meron tayong health tips sa ngayon. Pakita natin, Doc Lisa. Sino ba pwede kumain ng grapes? Naku, napakasarap nito. Hindi natin kaya bilhin to. Bago tayo magreklamo sa presyo, mamaya natin naayusin yung presyo. Tingnan muna natin yung health benefits ng grapes kasi napakaganda ng grapes. Pakita mo sa kanila, Doc Lisa. Sino pwede kumain? May diabetes, may high blood, may uric acid, buntis, papaalam natin ha. Unang-una, kailangan natin 'to pampalakas, 'di ba? Very beneficial. Ang grapes kasi napakasustansya talaga niya. Isang cup ng grapes around mga 110 calories eh, medyo mataas. Pero mataas siya sa vitamin C. Vitamin C niya 27%. So, marami na yon. Vitamin K niya mataas din. Bira lang yung vitamin K eh. Pero 28%. Meron din siya mga potassium, vitamin D, manganese, at iba pa. Pero marami pang secret na sangkap ang grapes. Ha? Number one, kukwento ko sa inyo. Kaya nga mahal eh. Number one, mataas siya sa antioxidant. Ito masasabi mong super antioxidant, super food. Kahit cardiologist eh, gusto ang grapes eh. Mataas sa flavonoids. For the heart. Mataas sa anthocyanins. Alam to ng mga doktor. Mataas sa resveratrol na nagpapahaba pa nga ng buhay. Pero sa daga. Mga daga umahaba ng buhay. Hindi ko alam kung sa tao effective. Pero na-try na nila sa daga eh. So dahil mataas siya sa antioxidants, mabuti sa puso, sa cancer makakaiwas din. Okay? So tingnan natin yung pag-aaral. Unang-unang pag-aaral. Yung mga pag-aaral niya, Doc Lisa, yung iba sa tao, yung iba sa hayop eh. Mm-hmm. Meron siyang component na resveratrol. Kaya maraming mga supplement na may grape, 'di ba? May grape seed, grape ganyan. Mm-hmm. Okay naman siguro, pero sa akin mas gusto ko yung prutas mismo. Mm-hmm. Kasi yung prutas medyo sure tayo eh. Tsaka kasama yung balat, ha? Nasa balat yung benepisyo. So, number two, pwede siya makaiwas sa cancer dahil meron siyang component na resveratrol. Anong klaseng cancer? Colon cancer. Yan, deadly ang colon cancer. Cancer sa bituka, large intestine. Ayon sa mga animal lang to, animal experiment, na kapigil ng pagdami ng colon cancer cells. Okay? So, pangalawa, breast cancer. Makakatulong din konti, siguro, pero sa animal studies, nakakatulong sa breast cancer, colon cancer, at malamang sa ibang cancer din. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko sinasabi hindi pumunta sa doktor. Kailangan mo pumunta sa doktor. Kung may breast cancer, diba, tanggalin. Colon cancer, parehong opera yan eh. Operahan natin. Pero kung naoperahan na kayo sa colon, sa breast, o cancer survivor na kayo, kailangan nyo kumain eh. Diba? Imbis na kumain ka ng kung ano-ano, ito na kainin mo. Kasi talagang, diba, mas panalo ka dito. So yon sa mga cancer, ikaw Doc Lisa, may history kayo ng breast cancer, kailangan kumain nito. At number 3, para sa puso. Okay? Sa blood pressure, sabi nila, pwede makatulong konti kasi meron siyang potassium, pero hindi naman talaga bababa yung blood pressure. Ibig sabihin, hindi nakakasama sa blood pressure. Sa cholesterol, actually nakakatulong. Sa cholesterol, Doc Lisa, yung red grapes, yung pula ang nakakatulong sa pampababa ng cholesterol. Pero medyo maraming grapes kakainin mo eh, para bumaba. Mga ilang cup. So, konti-konti lang. Konti-konti. Pagdating sa kulay ng grapes, mas healthy ang red, tsaka black, pula at itim. Yung, meron bang puti? Yung green. Yung green, medyo green. Hindi ganun kaganda. Pwede na rin yung green, pero mas maganda itong ganitong kulay. Alam niyo bakit mas maganda? Ito yung hilig ng manginginom, 'di ba? Manginginom red wine, 'di ba? Ginagawang red wine eh. Kaya pinipilit ng manginginom, gusto niya uminom ng red wine para daw good for the heart. Pwede naman, kaya lang problema sa red wine, may grapes tsaka may alcohol. Ethyl alcohol. Ang kailangan ng katawan, yung grapes. Hindi kailangan ng katawan yung alcohol. Yung alcohol, wala eh. Pampasira ng buhay yun eh. Diba? Sira ng buhay. Hindi ka makadrive. Masira pa atay mo.
Kesa mahilig sa red wine, ang payo ko sa kanila, huwag gawing excuse yung red wine, ito na lang kainin nyo. Ha? Ito na lang. Makukuha nyo yung benepisyo ng red wine, di ka pa malalasing dito. So, cholesterol, hindi nakakasama. Blood pressure, okay din. Sa mata, malaking tulong sa mata. Meron mga pag-aaral, Doc Lisa. Kahit yung mga medical, ano, medical websites, hindi 100% sure, pero merong mga studies na mabuti sa mata. Sa retina, retinal function, kasi meron nga siyang lutein. Eh. May lutein, resveratrol, tsaka yung ibang component. Pagdating sa panlalabo ng mata, age-related macular degeneration, cataract, glaucoma, hindi pa sure, hindi makakasama, pero baka makatulong. Kung ako, yan ang kakainin ko. Okay? Tapos pagdating sa memory, pampatalino, may 12-week study, 3 months, pinag-aralan ang 111 na tao, pinakain ng grapes, yung kalahati hindi pinakain, medyo mas maganda yung score sa eskwelahan. Kaya mga bata may tulong kasi pinapabuka niya yung ugat. So more blood flow to the brain. Yes, ang isang benefit nito na may scientific study ay yung para sa blood flow sa paa. Chronic venous insufficiency. Ito kailangan ko to. Mga may varicose, ha? Lahat ng may varicose, try nyo to. Pag may varicose veins, nakakatulong sa pagdaloy ng dugo sa paa. At susundin yung mga exercises natin. Diba? Yung mga exercise ko, lakad-lakad, sipa-sipa, panoorin nyo, minsan compression stockings, pero pwede rin to. Chronic venous insufficiency at parang nakabawas ng manas. Kung yung manas dahil sa ugat na malaki na varicose. Pero kung yung manas nyo, iba namang cause. Let's say, heart failure, kidney, hindi makakatulong. Dok Lisa, added benefits? Okay, mga nabasa mo? Ngayon, sa uric acid. Naintindihan nyo na, bakit paboritong regalo yan pag Pasko, hindi ba? Pag may sakit, ito number tapos one. Tapos magpupunta tayo sa ospital, hindi ba? Yan ang dadali natin, imbis na yung mga cake na matatamis. Mm-hmm. Ito na lang uba. So, yun po yung mga dahilan. Meron pa tayo idadagdag sa sinabi ni Doc Willie, tamis, di ba? Pag po gantong panahon, bumababa na ang presyo ng grapes at piliin niya yung matamis at seedless kasi ayaw ng bata ng may seeds. Pero kung matyaga kayo magtanggal, pwede na rin yung may seeds. Ang asukal ng grapes ay glucose at fructose. So mga monosaccharides yan. Medyo simple sugars, mabilis pumunta sa dugo. So, kung meron kayong diabetes, konti lang. Hindi natin pinapayo na damihan. Pero dun sa wala namang diabetes, pwede po sa inyo ang grapes. Lilinaw ko. Okay, hindi ko pa sinasabi yung mga possible iingatan. Hindi ko naman sinabi umubos kayo ng ganitong karami. Ha, walang usapan dyan. Maraming pilosopo eh. Diba, huwag tayo pilosopo. Huwag niyo ubusin ito lahat. Sinabi ni Doc, ang pwede niya lang kainin, pag diabetic, up to 10 pieces lang. 10, 10, hindi 100, 10 lang, yun ba, umubos. Diabetic, bawal din mangga, kalahating pisngi. Marami nagsasabi, Dok, ba't ako tumataba, hindi man ako kumakain ng marami. Kita mo yung mangga niya, 4-5 mangga. 1 kilo sang araw. 1 kilo sang araw, nagtataka ka pa, bakit mataas sugar mo, ba't tumataba? Inubos mo yung mangga eh. Mangga, tsaka ito, mataas sa calories, 10 pieces lang, pwede na yun. Huwag mo susobrahan. Pag wala kang sakit, yung mga payat, pwede marami. Gano'ng karami? Siguro, ang dami nito eh. Mga ano nito, kalahati. Kalahati nito pwede. Kalahati, ganito karami. Yan, ganyan karami. Para sa payat, nag-exercise, nag-jogging, nag-aaral, mga payatot na ba, pwede. Pag may sakit, may lagnat, perfect. Okay? Pag may diabetes, 10 lang. Tapos iba naman. Ha? Yes. Pwede mo lagyan nito, pag ganito. Apple tsaka banana, mamaya ito. Para sa ulcer, kailangan ko ito. Tapos maganda ang grapes kasi na-alkalinize niya o alkali niya yung alkalization ng dugo at saka urine. So mas mailalabas mo yung mga uric acid. So ibig sabihin, bagay siya sa may mga gout o mataas ng uric acid. Pwede siya, ha? Yun nga nabanggit ni Doc, flavonoids, antioxidant yan, laban sa cholesterol, resveratrol, laban sa pagbabara ng ugat. Pwedeng yung mga makahaba, pwedeng makahaba, sa balat yun ng grapes. Pwedeng makahaba daw ng buhay. Yes. Pwede, possible. Yung mga daga, umahaba eh.
So, pag mahaba yung buhay ng daga, konti na lang pag-aaral, mamaya okay na sa Mediterranean diet. Okay. Yes. Sa Mediterranean diet, main ingredients nila lagi ay grapes. Tandaan nyo yan. Kasi nandun nga yan sa bandang Italy. Doon maraming... pangalawa, ang pinakamaraming nagkukultivate, nakukultivate na prutas ay orange. Pangalawa po ang grapes kasi ginagawa nga nilang wine. Tapos, ang grapes, ano kaya iririgalo ko sa may sakit sa puso? Pwede po ang red grapes kasi mayaman siya sa potassium, calcium, magnesium. Kailangan nyo yun para sa pagtibok ng puso. Tama. Tapos, yung flavonoids niya, tsaka resveratrol, pang buka nga ng ugat. So, maganda sa heart, maganda sa brain. Sasabihin niyo, Doc, Eddie, wine na lang kasi grapes din yun. Better po kung gagawa na lang tayo ng grape juice natin. Kasi nga po, yung wine may alcohol. Hindi naman natin kailangan sa katawan natin yung alcohol. So, gawa na lang tayo ng grape. Pwede nyo, pag meron kayong mga blender o kaya naman juicer, yun po yung gamitin nyo na ilalagay nyo dun yung grapes at makakakuha kayo ng purong grapes. Pwede nyo lagyan ng tubig konti. Pwede din. So, pwede siya sa mga bata, grape juice. Kasi lalo na yung mga nagtitibi, grape yes juice. Paano kung sabihin nila, kung ano na lang yung raisins. Ang problem, yung raisins, maganda din po. Pasas. Pasas. Hindi okay ang pasas. Actually, nakakataba siya. Nakakataba kasi ang pasas. 300 calories, yung 100 grams lang. So, yung kaganon, ang bilis makataba. Kaya siguro pang sahog lang ang siya calories sa ulam. Ng isang grape tsaka isang pasas na maliit, pareho. Yes. Yung pasas, tinanggalan lang ng tubig. So, pag tinanggalan mo ito ng tubig, pasas siya. Kaya konting pasas lang. Kung gusto nyo tumaba, walang problema. Pampataba, pampalakas, pwede yan. Though sa pasas, na-maintain pa rin yung mga potassium, correct, calcium, iron, magnesium. Pwede siya pang merienda ng gustong tumaba. Ang nawawala po yung vitamin A and C. So, bawas na or halos nawala na vitamin A and C pag ginawa na siyang pasas. Kung sa may anemic ba, pwede daw ba ang grapes? Pwede. Yung iron niya, non-heme, yung medyo mas mahirap ma-absorb ng katawan. So, dagdagan nyo na lang ng vitamin C na kakainin nyo, yung mga prutas na may vitamin C, para ma-absorb niya yung iron. Maganda ba sa liver, sa mga may sakit sa liver? Oo, kasi ini-increase niya yung bile production, lalo na doon sa mga nagkaka-gallstone. Constipated, pwede sa may mga constipation. I-add ko lang, Dr. Lisa. Sino bawal? Actually, walang bawal. Kahit kanino pwede. Buntis, bata, walang problema. Huwag lang yung sobra dami. Tapos, ang grapes, nakakalambot ng dumi. Okay? Nakakalambot ng dumi. So, yung mga nagtitibi na bata, sabi ni Doc Lisa, nagtitibi sa mga matatanda, pwede ito. So, nakakalambot ng dumi. Kung walang laman ng tiyan, baka sumakit konti ang tiyan mo. Diba? Kasi nakakalambot siya. So, isabay mo sa pagkain. Tulad ng sinabi ko, 10 pieces lang kung diabetic at pwede rin yung iba. Sa diabetes, pwede naman lahat pero pa konti-konti lang. At ang gusto natin, fresh siya na grapes, hugasan maigi. Hindi ko sinabi yung tetra pack na grape iba yun. Gawa na lang tayo fresh grape juice. Pag tetra pack kasi nilagyan na ng asukal yun. Diba? Pinaamoy lang yung grape, lalagyan ng asukal, wala na yun eh. Diba? Hindi maganda. Yes. So yung fresh mas maganda. Mas maganda fresh. Red and black mas grape maganda. Grape juice para sa mga bata. Yes. Kung meron naman kayong sakit sa bato o doon sa mga may kidney disease, pwede din po kasi may diuretic effect din ito eh. So bagay sa may kidney disease. So yun lang po. Magandang pangregalo. Magandang kainin sa pang-araw-araw. Maganda sa ref nyo kung kaya ng budget. Pwede iwan nyo lang sa ref para yun ang kakainin ng anak nyo imbis na chichirya. Okay. Nasabi na natin health benefits. Ito yung pinakamahalagang problema na mahirap ang solusyon. Siyempre marami sa sama loob. Mahal tong grapes eh. Paano gagawin? Anyway, sa abroad OFW, di ba mas mura doon? Di ba? O mamaya, na-invite kayo ng kapitbahay nyo kumain. Marami siyang grapes. Di kunin nyo. Pwede rin naman. So, ito yung solid na kukunin yung grapes. Saan ba may murang grapes? Baguio ba may grapes? Pag taglamig na panahon, mas nagmumura na. Ngayon po, nakaka-cultivate na tayo sa Pilipinas ng grapes. So, sana magmura na rin. Kasi sa bandang norte, nakakapag-anin na sila ng grapes. Gagawa tayo ng video paano bumaba yung presyo ng bilihin. No? Pero komplikado.
komplikado. Next time, inaaral ko na yun. Kailangan mayroon tayong ano, foreign investment. Kailangan may foreign investment. Maraming kumpanya pupunta dito, maglalagay ng factory nila, magbibigay ng trabaho, yayaman tayo, ganun. Tsaka yung mga OFW, malaking tulong. Yun ang power natin. So, ang shortcut ko lang daw, kung mas mabait tayo, madasalin, matulungin, darating yung biyaya sa Pilipinas. Ilang pieces? 10 pieces lang. O, sa abroad, pwede sila bumili ng grapes. 10 pieces, ingat lang sa tiyan, baka sumakit. After meals, walang problema. Before meals, after meals, siguro after meals, pwede nyo. Kung mahilig kayo sa matatamis. Salamat po, like and share po. God bless po.